Good morning, Ma'am San Andres, CLJ15, and I am Jan Ryan Eloberiano, the leader of this group, together with Monica Duran, Nicole De Leon, Henry Manansala, and Peter Jan Punsalan. We will discuss the Section 37, which is the Dying Declaration. The declaration of a dying person made under the consciousness of an impending death may be received in any case wherein his death is the subject of injury, as evidence of the cause and surrounding circumstances of such death. Yung dying declaration po is yung statement made by a person after the mortal wound had been inflicted under the belief that death is certain, stating the fact concerning the cause of and the circumstances surrounding the homicide. Ito po yung statement na sinasabi ng isang tao after makareceive ng mortal wounds po. Yung mortal wounds po is yung injury po kasi siya na pwedeng mag-lead sa isang kamatayan ng tao. For example po is yung saksak or sagasa, pwede rin na baril, ganun po, napalo ng, ay natamaan ng ligaw na bala. Ayun po, yung mortal wounds po na can lead into person's death. Yung example rin po nito is yung kunyari po, meron pong isang tao na nag 50-50, tapos naabutan niyo po siyang buhay, tapos nasabi niya po yung mga nangyari sa kanya, kunyari po kung paano, ano yung nangyari sa sugat niya, nasaksak ba to, na tamaan ba ng bato or na barrel, tapos nasasabi niya po yung mga nangyari sa paligid niya bago siya abutan ng kamatayan. Ayun po. And magbibigay rin po ako ng dalawang requisite for admissibility ng dying declaration. Isa na po dito is yung death is imminent and the declarant is conscious of the fact. Or yung yung kamatayan ay malapit na, pero yung declarant or yung person na naka-receive ng mortal wound is conscious pa rin po, na kayang ibigay yung mga statement na pwedeng makatulong sa kung bakit niya na-receive yung mortal wounds na yun o yung dahilan kung bakit siya mamamatay po. Tapos yung declaration refers to the cause and surrounding circumstances of such death. Ayun po yung dinideclare niya nga po yung mga nasa paligid niya bago niya ma-receive yung mortal wounds po, or yung ano po, yung mga na-experience niya bago mangyari lahat ng na-receive niyang mortal wounds. Ayun po. Ayun po yung explanation namin about sa dying declaration, and yung mga kagrupo ko po is magbibigay po ng mga examples tungkol dito. Salamat po. Examples ng dying declaration. Case, People versus Divaras. Facts. Kinaumagahan, after being stabbed or 11 hours later. Habang ang biktima ay dadalhin sa ospital, nakuha ng isang patrolman ang kanyang pahayag tungkol sa pagkakakilanlan ng mga salarin. Hindi magawang pirmahan ng biktima ang pahayag at namatay siya kinabukasan. The statement was held. The statement was not part of the res gestae because dahil sa paglaw na sapat na oras sa pagitan ng komisyona ng pagkakasala at ang pagkuha ng pahayag. Gayun pa man, ang pahayag ay nagkakahalaga ng isang dying declaration dahil ito ay isang pahayag na nagmumula sa isang malhubang nasugatan na tao or isang sugatang tao kahit na ang pagkamatay ay nangyari sa oras o araw pagkatapos na maipataw kung may pinapakita na ito dahil sa sugat na gravity ay hindi nabawasan mula sa oras na
ginawa niya ang kanyang declaration hanggang sa dumating yung kanyang pagkamatay. Hindi kailangan ng katibayan na ang nagdideklarang estado na binigyan niya ng pag-asa sa buhay. Ito ay sapat na kung mula sa mga pangyayari, maaari itong mapagpaniwala na may kachak na ang ganong ay dapat na kanyang estado ng pag-iisip. Sapat na ang mga pangyayari tulad upang humantong hindi maiwasan sa conclusion na ng oras. Ang declarant ay hindi inaasahan na makaligtas sa pinsala mula sa kung saan siya'y namatay na. Ang pagiging mapagtanggap nito ay hindi maapektuhan ang pagkamatay na nagaganap oras o araw pagkatapos. Example ko po dito is People versus La Union. Si Pablo Ramendo ay binarel. Natagpuan siyang patay sa pangpang ng kapitan ng baryo. And then, nakatali ang kanyang kamay sa likuran at nakahiga. Nagsabi si Pablo na binaril siya ni Gregorio La Union at hindi niya alam kung makakaligtas pa siya sa mga dinanas niya o natanggap niyang pamamaril. Napatay si Pablo sa ospital makalipas ang 3 araw. Si La Union ay hinulis at kinasuhan ng murder si La Union at naipagtalo dahil sa statement na yon na binigay eh hindi pa naman siya patay nung nagbigay siya ng statement na sabi niya mamamatay na siya. And then dito naman sa ang payag ni Pablo sa Fox. Ang payag ni Pablo ay hindi tatanggapin sa korte bilang nung siya bago mamatay ay mapag-aalinlangan siya na mamamatay ba siya o hindi. Dahil maaaring tanggapin bilang bahagi ng res geste o sa Latin word, it means things done. Dahil ang pagbigay ng ang payag na ginawa ay agad pagtapos ng insidente. Ang namatay na si Pablo Remonde ay walang sapat na oras para gawin o gumawa ng akusasyon sa laban sa akusado. So, gumawa si Pablo ng Kumbaga, bago siya mamatay, nagbigay agad siya ng statement na hindi ko na ata kakayanin to, parang mamamatay na ata ako dahil sa mga dinanas ko nga na tama, ganun-ganun. Eh, malino naman na sinasabi ni Pablo na sa lawak o laki ng pinsala na nagdeklara siya na mamamatay na siya o hindi. Moral na kwento dito, huwag tanungin kung ang nagdeklara ay nag-iisip na siya na ay mamamatay. Yun lamang po ang aking example. Halimbawa, si Bernardo Reasonable umuwi sa kanilang bahay. Galing siyang farm nila, tapos pag uwi niya, nakita niya dun yung anak niya, si Abinaldo, na maraming dugo. Tapos sabi ng anak niya sa kanya, si Josie Molas daw yung sumaksak sa kanila, sa mama niya, sa kapatid niya babae, tapos sa kanya. Tapos, kinabukasan, namatay na din si Abinaldo. Pero bago siya mamatay, nakapagsabi muna siya ng mga nangyari, kung ano yung nangyari sa buong pamilya niya. Nakapagsabi muna siya sa tatay niya. Tapos, siya rin yung nagsilbing witness. Dahil walang nakita doon sa ibang sa lugar na yon, siya lang yung taong nakapagsabi na ng totoong nangyari. Tawag doon is competent witness. Kami ni Luberiano po, kunyari nagiinuman po kami. Tapos parang nagkaasaran po ganun. Tapos yung sa sobrang napikon po ako sa pangasar niya sa akin, ang ginawa ko po
sinaksa ko po siya. Tapos, yung sinaksa ko po siya, tumakbo po siya. Tapos, nakauwi pa po siya. Tapos, napagsabi pa po siya sa magulang niya kung sino sumaksak sa kanya. Ayun po yung dying declaration. Yung bago po siya mamatay, nasabi niya pa po kung anong nangyari, kung sino yung sumaksak sa kanya. Yun po yung example.